Pero usually, bago mag-pump yung price, ang gagawin niya is to grab liquidity sa ilalim. So, this is our running trade on Sunday. Bakit ko siya tinake? At saan na papunta ang price ni Bitcoin this week? Tara, weekly update. Let's go! Last Sunday, no, lumabas tayo. Tapos ang ginawa ko na, nag-set ako ng limit order around here. Kasi nasukot ko sa FIV na from here to here. There. Kaya ang makita nyo, nasa 0.62 golden ratio natin siya. Or sa optimal trade entry natin. Kaya nag-set tayo ng order dyan. Alam naman natin kapag Sunday, usually to 10, lalo na pag Sabado and Linggo, nag-attend tayo na mag-grab ng liquidity since mababa ang volume, sarado most of the market, cryptocurrency lang ang open. No? So, what I expect during this week is, I think, the most likely scenario based sa chart, no? Kung mabasahin natin yung chart based on price action at nasan yung pinakamaraming liquidity. So, for me, ang most likely mangyari is ganito. Bumagsak dito and lumipad or bumaba na siya dito sa weekly target natin, no, na sinasabi kong deviation zone and saka tayo magkakaroon na malupit na reversal. That's what I think. Very important to take note also na meron tayong parating na news of this week. After 2 days, we have core inflation rate and inflation rate. Pag bumaba ang inflation, katulad na sinasabi ko before, maaring mag-pump ang price. Pwede ko ba? Ano ba sa tingin mo ang pwedeng mayari kay Bitcoin? Please comment down below. Let's go!